mabilis tumakbo. We actually... English kung makipag-usap. Tindig at kilos ng tunay na atleta. Sinong makapagsasabi na sa likod nito, dati rin siyang isang batang lansangan. Nakakatuwang isipin ang dating palaboy at dating sumisinghot ng rugby, ngayon, ganap ng manlalaro ng sport na rugby. Siya si Lito Ramirez, ang kauna-unahang Filipino grassroots player na member ng Philippine Volcanoes team. He's very fast, very agile. They're two key attributes that Lito has that makes him an exceptional player for the Philippine Volcanoes. Tatlong taong gulang pa lang noon si Lito nang iwanan raw siya ng kanyang ina sa kanyang tsuhin. Sa kalye ng Mindanao Avenue sila noon naninirahan. So ang alaala mo ng kabataan mo, kalsada na. Yes, pinanganak ka sa kalsada. Parang ganon. Yes po. Hindi mo kilala magulang mo. Kasi never ko po sila nakita. Hindi ko po sila nakita buong buhay ko. Kahit hanggang ngayon. Pwede mo ba sa aking ikwento anong klaseng buhay mayroon ka sa kalsada? Actually po, natutulog na lang rin po kami kung saan-saan. Naluklok nga rin po kami sa masamang bisyo doon sa pagsisingat ng rugby. Kasama ang kanyang kuya, isang taon lang ang tanda kay Lito. Malimit raw sa basurahan sila umaasa sa kanilang pagkain araw-araw. Lagi po kami pinapakain lang ng tira-tira, ganun lang. So, basta may mga kain lang po kami. Pag nagugutom po kami, lumalabas kami, nag-aano po kami ng mga pagkain sa mga basurahan, ganyan. Dahil malimit, gutom raw ang inaabot ng magkapatid, kaya naman kapit-patalim na raw ang kanilang ginagawa. Ano yan? Sa jeep ba yan? Maano ba kayo? Depende po kasi sa mga situation namin. Like example po. Katulad po sa jeep. Yung konting hablet lang namin sa labas, yung cellphone, gano'n. Magkano ang nakukuha nyo at the end of the day? Tapos... Actually po, wala po talaga kami nakukuha doon sa mga ginagawa namin. Kasi binibigay rin po namin sa tito namin yun. Kwento ni Lito, bagamat may tsuhin na nakatatanda silang kasama, pinapabayaan raw sila nitong magkapatid. Hindi pa kayo nahuhuli ng pulis? Hindi po. Kasi tinatimingan din po kasi namin eh. Pagka may mga gabing malamig, opo. Paano yun? San kayo? May sapat ba yung suot nyo? O lalo na pag natutulog kayo sa kalsada? Ano lang po yung mga plastic bag. Kasi kinakover lang po namin yung sarili namin doon. Para ma-warm-warm lang po. Sabi nga, ang Pasko ay para sa mga bata. Bagong damit, bagong sapatos, at bagong laruan. Pero sa katayuan noon ng magkapatid bilang batang lansangan, masaya na raw sila kung may makain. Gano'ng katagal ka sa kalsada? Nag-start po siguro ako mga 3 years old hanggang 6 years old. Alam mo na noon ang konsepto ng Pasko? Kasi nung time na yun, wala po akong idea kung Pasko o hindi pa. So basta once na nakita po ako ng mga Christmas light, ibig sabihin Pasko na, parang ganun. Nagsisimbang gabi ka pa noon? Kahit nasa kalsada kayo? Di po. Pero tumatambay rin po kami sa mga sa simbahan para lang mamalimos, ganyan. Nabibigyan naman kayo? Yes po. Ganun ba? Mas malaki ang kita pag Pasko? Yes po. Para pa sa akin. Kasi maraming tao. Ano ba? Mas generous ang tao pag Pasko sa inyo? Opo. Mas mapagbigay sila? Mapagbigay po sila. Ano tumatakbo naman sa isip mo kapag ka nakita ka ng pamilya na siyempre pag Pasko, lahat yan nagsisimba, sabay-sabay. Pumasok rin po sa isipan ko na nagsiselos po ako sa iba. Kung bakit sila mayroong ganun, may mga magulang silang ganun. May mga tao pong pinahalagaan yung mga anak nila. Tapos, Bakit? Naiyak po eh. Sa gitna ng aming kwentuhan, hindi na napigilan ni Lito na maluha. That's okay. That's the past na naman. Pero masaya ka dahil kasama mo si Kuya. Yes po. Ano yung mga itinuro sa'yo ng buhay sa kalsada? Natutunan ko po kasi din yung kung paano yung mga bad influence po. Natuto rin po akong magsingat ng rugby ng time na yan. Ang rugby sinisingot mo para?
Parang papalipas gutom lang rin po. Para makalimutan ng gutom. So parang pag nahay ka na, parang tuwan-tuwa ka na kahit ano. Parang dami mong imagination, ganyan. Noong time po na yun. Bakit hindi pagkain ang bilin nyo kesa sa rugby? Hindi ko nga po alam eh. Kasi naluklok na rin po ako sa bisyo noong time na yun. Bagamat sadlak sa kahirapan, si Lito hindi nawala ng pag-asa at mayroong mataas na pangarap sa buhay. Nag-umpisa ka na bang mangarap ng mga panahong yun? Nangarap rin po ako siya noong time na yan. Na minsan balang araw magiging artista rin po ako sana. Yun ang pangarap mo, maging artista. Makikita ako sa TV, ganyan po. Mm-hmm.